Sumbol tayo guys ng SBG1 na makina. So ito yung unang step na gagawin natin, malinis na yung block. So sunod kong kinabit itong yan, kinabit na natin to. Kakabit natin to, 6 na piraso to. Ito yung magbibigay ng oil papunta doon sa piston sa ilalim. So kakabit natin yan. So yan lang muna, and then after that kabit natin yung kita natin to, tapos kabit natin yung crankshaft. Tapos ay kabit yung 6 na ano na piping na oil passage para doon sa supply. So lagay naman tayo ng window bearing. So yun na, nakabit na natin. So ang susunod natin is crankshaft. Nakabit na natin yung crankshaft. Ang ilalagay naman natin is yung eto, magtatakip niya. So ayan na guys, nakabit na natin yung main cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So tingnan mo yung main cap, may number yan siya. 7 yun siya. So sige, ihipitan ko muna ha. Okay, so break kayo. So meron lang akong remind sa inyo, bago nyo i-kabit yung camshaft, ipasok nyo muna itong lifter. Sulat nyo sa kabila, ayan. So may mark yan dito. Ito yung pinaka-lock niya para hindi siya umikot. So maganyan ang kabit nyo. Maganyan. Okay. So sige, kapit ko muna to. Balikin ko mamaya. Okay, bye-bye. Guys, ngayon nakabit na natin yung main cap na crankshaft. So ang susunod natin is yung camshaft. Ito yung camshaft niyo guys. Medyo malaki. Yan ang camshaft niya. Ito yung cam lobe. Kaya kaya yung cam lobe kasi may bukol siya. Yan ang bukol. Yan ang cam lobe. Kakabit mo natin. Okay lang. So ayan na, nakabit na natin yung camshaft. Ayan yung camshaft. Yeah. Pasok na siya dyan sa loob. So saan naman tayo? So isunod natin is yung mechanism niya. Takip doon tsaka dito. Silindra. So ngayon ikakabit na naman natin ang natatawag na oil pump. So ito yung oil pump na guys. Yan. So kailangan maglalagay kayo nito. Tandaan nyo, kailangan merong ano yan sa loob. So ito guys yung oil pump ng CCG1. So bago kayo maglalagay, tandaan nyo merong coupler. Nakita nyo yung coupler na yan. Ayan, oh. So tuhog yan dito. So kailangan meron yan. So sige, ikabit na natin to. Yan. Wait, kakabit ko muna. So ayun na, nakabit na siya yung oil pump. So, pati yung camshaft niya nakabit na rin. Ayun na siya. Camshaft na dito. So ang gagawin natin, kakabit naman natin ang mechanism na yung bill housing tsaka yung sa timing na plate washer niya at yung bracket housing. So sige. So yan, assembly natin yan. Isa isa yung pag-assemble yan. Tapos piston ring, assembly natin to. Yan. So lagyan mo yan pag ma-assemble na yan. 6 na piston yan. Okay, bye-bye. So ayan na siya guys, nabuo na natin siya. So ang next step is kakabit na natin siya. Okay, so sige, balikan natin to.
magkabit. So guys, yan. Magkabit natin yung mga piston na. Itong 1 and 6. So ano susunod natin? Is yan 2, 3 and 2, 2 to 4. Kabit na yung 6 at yung 1. So remaining. Ito naman na yung hindi kakabit natin. Apat pa lang. So tara, nag-get na yung yan. So yan na guys, pinabit na natin yung piston. So piston na sa loob na pati itong pump niya at saka yung oil pump and then yung oil tubing. Oil pressure tubing. Then yan, nakabit na siya. So bago. So gagawin natin, ikabit natin yung heavy housing then takpan na natin. So ibalik kami. So ang gagawin natin ngayon, is ikakapit natin yung flywheel clutch lining at pressure plate dun mismo sa engine ng SVG1. So ito siya. So tip ko sa inyo, kung magkabit kayo, kailangan ito, kailangan lagi nakasalpak yan doon sa loob, baka ganyan yan. Yung bukol niya dapat nasa loob, hindi baliktad, hindi pwede ganyan. So ganyan dapat. So, sa atin sasalpak yan, dito yung sasalpak yan. Dyan yung sasalpak. Yan. Ito yung transmission niya. Ayan siya, 6BG1. So, sige, tara, salpak natin. So, guys, dito ko ngayon sa ilalim ng forward truck. So, ikakapit natin yung 6BG1 ngayon. Ito, kinabit ko na yung wheel seal. Kapit natin mamaya yung sa pressure plate at saka yung ring gear or flywheel. So sige, ayan natin, kapit natin. So yan guys, nakabit na natin. So ang isusunod natin na ikakabit is itong pressure plate at ng lining. So lagi yung tatanda na kailangan yung burot na yan, burot na yan, yung bukol na yan, kailangan yan nakasalpak ka, tinan mo. Ito walang plane, ito naman merong bukol. Yung bukol niyan, yan yung nakapaloob dito. Yan, para hindi sumabit doon sa loob. So sige, balik na, ikabit na natin. So Cars Hado Tech, Hado Smart Nano Technology. So sige, tara, samahan niyo ako. So, ayan na guys, takot na natin guys yung set assembly na classic. So yan, ngayon ikakabit na natin yung transmission doon. Tapos kanya nga tapin ang makina. So balik kayo mamaya. So yun na siya guys, nakabit na natin, bago yung piston, bago naman yung liner. So yeah, so wala pa kang bilis. So yun o, sa Cars Hado Tech, Hado Smart Nano Technology. So nakabit na natin yung transmission niya, nandiyan yun sa so ikakabit na natin ngayon yung cylinder head. Okay guys, yan na yung head niya. So ang gagawin natin, ikakabit natin ito ngayon. So, ayun. Ginabi na tayo guys dahil medyo busy. Yan. So, nagyan ko na ng head gasket and kabit na natin. So guys, ayan na. Nakabit na natin. So, although mga gabi na ngayon, kabit natin yung head. So, nahigpitan na rin siya. So gawin natin, lalagay tayo ng takip. So bago pala yun, ipakita ko lang sa inyo yung so ito yung tapit niya. Hindi mo ito makakabit pag kailangan na sa ilalang yung maghuhulog. Bago ka maglagay ng crankshaft, ihulog mo na ito dahil medyo masikip siya, ikabit. So yan, tapit din yan yung magbibigay ng push rod tulak doon. So may guide din siya. So yung takip niya meron ng tukog yan dito para hindi matanggal. So yun lang. Balik din after a few minutes. So baka bukas na kayo, overtime na to. Bukas na to ikakabit lahat ng mekanisa. So sige, bye bye and God bless. So Cars Hado Tech, Hado Smart Nano Technology. So maraming salamat, bye bye and God bless. So guys, okay, ginabi na naman tayo. So kita ko na sa inyo guys yung 6BG1 na in-order natin, na medyo na busy talaga ako mga ilang araw, 1 week na almost, dahil vacation na ako. So ako ang tumira ngayon, ako si Clay. So may mga plastic dyan, takip dyan, kasi bukas na titrahin na. So ginabi na talaga ako almost mga 8
20. So yan, 6BG1. So hindi pa siya tapos, wala pa siyang takip. So maglalagay pa tayo ng ball train and then injection system. Wala pa siyang laman dyan, so kakatapos na lang it. And then yung deterrence timing, wala pa rin yan. So nagyak ko na lang mga takip, baka pasukan ng mga APs. So yan. At then ilang araw na rin to, so ito rin, nabuo ko na rin to. Ito, nabuo na rin natin yan. Yan, nabuo na yan guys, so ikakasin. So gabi na. So almost anong oras na. So yan. So that's it. Yun muna sa oras na to. Sana matapos ito bukas. So mga 1 week malilibre na tayo. So yun lang. Maraming salamat. Bye bye and God bless. So tapos na rin siya. Salamat. Tapos ka na Hyundai. So solo-solo ako ngayon. Pakita ko na nag-alat ng tools natin. Yan dito sa lagayan ng mga ano. Ito pa pala. Yan, taming tatrabawin. So medyo loaded ako. Yan pa, overhauling gasket. Yung booster para dun sa truck. So yun lang, bye-bye and God bless. May kusina. Okay, bye-bye and God bless. Ayan na guys, kapit na natin yung takip. And then ang gagawin natin, ikakapit natin ito. So ito yung magkoconnect doon sa oil pump at doon sa camshaft. So ito yung tatama sa yung sa camshaft gear para umikot yung oil pump. So mayroong coupler din sa ilalim kung makikita nyo. Ayan o. Ayan yung gear nito. Dito siya papasok. Dito. So hindi pwede wala yan. So magulat kayo bakit mayroong ano, mayroong siyang hiwa. Diyan dadaan yung oil para may supply ng oil sa ilalim. So yun, sige. Kabit na natin. Nakabit na siya, so lagyan natin na ng takip yan. So that's it. Okay, binti. Out. 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 Tayo guys sa BG1. So yan, nakabit na natin yung oil mechanism bracket, main bracket. So yung mga ano dito, filter, dalawa yung filter dito guys, isa ilalim, isa dito at saka isa dito. So ayan, dalawa yan siya magkatabi. Yan naman yung bracket ng injection pump. So ayan, so balik natin, tapos naman natin yung injection pump. So assembly. So sige, so nakabit na natin yung intercooler main housing. Yung intercooler niya ng oil nasa loob yan. Hindi ko na na-videohan. So, siya kapit na natin. So, ikapit natin mamaya yung ano na, intake. Okay, so yun lang. Balik ulit tayo guys. Balik tayo dito ngayon sa cars auto tank, yung 6BG1. So, ngayon nakapit na natin yung injection pump. Ayan na siya. So, tapos, naka-timing na rin tayo dito. Titignan mo yung timing mark niya. Ayan. Ayan ang timing mark niya. Ayan, dito
kung magtatanggal kayo, mas better na bago nyo tanggalin na lagyan nyo sa inyo yung timing para hindi kayo malito. And then tingnan natin yung timing mark na mismo sa may engine ng 6BG1. Ang gulo. Yan siya. So nakatapat yung timing sa injection pump, diretso na rin sa air compressor, sa air brake system ng makina. So ayan C. And then dito naman B. Tingnan mo yung ngipin sa ngipin. Diba? Dito naman A. Ayan. Yan yung main crankshaft. Wala nga nakatap yan. Ito naman nakatimer. So yun ang pinaka the best way na strategy. Magkabit kayo ng timing. So yun lang. So nakapit pa namin yung mga ano, bukas sinalapin na namin to. Ayan. So yun lang. Maraming salamat. Car Salotec, Auto Smart Nano Technology. Bye bye again. Yes. Hello guys, ngayon magkakabit tayo ngayon guys ng pushrod. Magkakabit natin yung pushrod. Dito natin nalagay yung pushrod dyan sa isa. So guys, ngayon yung gagawin natin, i-tune up natin siya, gamit natin yung gauge. So ganito, 6BG1 16 ang gagamitin yung panukat sa kanya, or 0.016 mm. So yan ang gagawin yung panukat, lahat yan mula intake, exhaust, intake. So 16 na siya ang valve clearance niya. So ganyan yung tuning ng valve clearance sa 6BG1. So last lang term na part, yun lang yung may explain sa inyo about sa tuning ng valve clearance. So sige, maraming salamat, bye bye. So yan na guys, nakabit na natin yung ito yung power steering ng 6BG1. So yun ang supply kapunta doon sa yun ang output yung steering mechanism niya. Ito naman yung speedometer ng 6BG1. Yeah, ito naman yung air compressor. Okay, nakabit na rin natin. So pati yung fan niya, alternator, yung water pump. Ito yan, sa loob ito. Hindi lalabas yung output, papunta rin sa radiator. So ayan na siya, medyo lapit-lapit na kamabuo. So kundi na nga ito, na-set up na rin natin ito. Okay na, so nakakabit na yan ang buo. So yan lang guys, Cars Clay Harotech. Cars Harotech, Haro Smart Nano Technology. So umaya, kapit natin yung mga mechanism ng injector. Natin ngayon na hulugan natin ito ng halo yung equipment. So ano yung hulug natin ngayon? Ito yung hulugan natin ng dalawang halo sa pag-spring. Okay. So yan siya ang original packaging. So yan ang hulug natin. So mag-hulog si Bad River para ng Hado Distributor ng Jetsa. Sige Brad. Oo, oh, hulog din yan Brad. Patayin natin. So guys, ganito lang gagawin natin pag mag-engine treatment tayo. So hulugan lang natin ito ng engine treatment doon lang sa valve cup ang paghulog. So before mo siya ihulog, kailangan na naka-warm up siya ng mga 3 to 5 minutes na uminit yung engine. Pag uminit na yung engine, saka natin na ihuhulog yung Hado Nanotechnology engine treatment. Ito, 500 ml to guys, sakto to sa mga dump truck, sa mga forward. Ayan, yan siya, ihulog na natin. So ayan, concern na ito nang mayari bago itong overhaul, ang gusto nila ay talagang makondition yung makina, naman na yung andar. So walang ibang paraan nito kundi ito lang ang pinati may recommend kaysa mag open pa ng engine. So kung bagong overhaul, much better, talagang the best. Yan, kung nahulog na yung isa, after nyan yung isa naman. Yun lang guys ang pag treatment. So yan,
Hindi pa tayo sa treatment. Yan, okay. Silip. So, yan, kulay green siya. Yan, okay. So, cars. Cars Adotech, Halo Smart Nanotechnology. So, subscribe lang kayo sa Cars Adotech. And then, yun yung mga, ano, information. So, okay na, almost done. So, yun lang. Tapos, paandarin natin after a few minutes. Pakinggan natin yung makina. So, sige, balik tayo. Ito po yung ginamit natin doon sa truck. Ayan. Maganda yung pagkakasunap, maganda yung minor, tahimik, tapos nasisinangado, lalo gumanda yung under niya.